Siya si Kiela Samson, ang Pinoy tourist sa Thailand na biglang naaresto sa Myanmar. Kaya ang tanong, paano siya biglang napadpad sa Myanmar? Kaya babala sa inyong lahat, huwag na huwag kayong nag-entertain ng mga taong hindi nyo kakilala, lalong-lalo na kapag nag-o-offer sila ng malaking sweldo, ng malaking pera, tapos hindi nyo sila kakilala kasi malay nyo, baka mabiktima kayo ng isa palang sindikato. Biglang ikinagulat ng pamilya ni Kiela Samson kung bakit naaresto siya sa bansang Myanmar. Kasi ang pagkakaalam nila, pumunta siya sa Thailand para mag-tour. Mapapaisip ka talaga kasi nasa Thailand yung kamag-anak mo, tapos biglang magmamagic na nandun sa Myanmar, tapos nasa police station pa. Yung last na kinaroonan ni Kiela Samson ay dun sa May Sot, dun sa Thailand, in which malapit talaga siya sa border ng Myanmar. At yung pinakamalapit na town is Mia Wadi, which is a small town doon sa Myanmar. So magkalapit sila, magkapitbahay talaga sila. So parang ganito yan. Thailand, tapos Myanmar. So pwede kang pumunta dito, Mia Wadi, and then dito, May Sot. For as long as kompleto ang documents mo na nag-cross border ka, walang problema. Pero ang maging problema is kapag lumusot ka sa border, illegally, dun ka talaga mahuhuli. Bakit nga ba siya napunta sa Thailand? So, ayon sa kanyang kapatid, ito daw ay isang gift para sa kanyang sarili. So, 3 days after ng kanyang pag-resign sa trabaho, gusto niyang mag-distress. And Thailand ang isa sa kanyang napiling country para mag-tour. Kasama niya ang kanyang friend. And as they are traveling across Thailand, napunta sila sa May Sot. So, it is a parang province or region sa Thailand na bordering with Myanmar. And habang nagtutour sila doon sa part na yon, may lumapit daw sa kanilang isang estranghero na nag-aalok kung gusto ba daw nilang bisitahin ang isang napakagandang island na patok na patok sa mga foreign tourist katulad nila. And pati na rin yung mga local tourists. Siyempre, pumayag si Kiela at ang kanyang friend na sumama sa estranghero dahil na-curious sila kung gaano ba kaganda itong island na to. So, sumama sila sa isang bangka. So, nag-ride sila doon and then may dinaanan silang ilog na malaki and patungo sa isang island na sinasabi ng estranghero. And then, after a while, biglang nalaman ng pamilya na nandun na si Kiela sa police station sa Mia Wadi. So, mukhang nag-cross border pala sila between Thailand and Myanmar. So, yung dinaanan nilang river is yun yung boundary pala ng dalawang country. So, napadpad siya sa Myanmar. Paano nga ba nangyayari itong trafficking na ito? Ang pinakauna is yung pag-target ng mga sindikato sa mga turista, yung mga backpackers, yung mga solo travelers, na kung saan medyo madali silang hiyakatin or utuin na mag-o-offer sila ng free tour package, na pupunta daw sila sa magandang lugar. And since hindi aware yung mga tourist na nasa border sila ng Myanmar, oo sila. Kasi libre, di ba? Tapos, ipupunta pala sila illegally doon sa Myanmar and then gagawin silang bihag. Number 2 naman is via online. Ito yung nakikita natin sa Facebook kadalasan na nag-o-offer ng call center jobs or technical support na nag-o-offer ng $500 to $1,200 na magtatrabaho ka daw doon sa Cambodia, sa Laos, sa Myanmar. And ang maganda dito na pang-uto nila sa inyo is free accommodation, free food, free transportation, o di ba? So saan ka pa? Marami talaga ang kakagat dito. And then once na nag-yes ka at paglapag mo na doon, iba pala ang magiging trabaho mo. And then magiging bihag ka rin nila. Oras na naging biktima ka ng human trafficking doon sa Cambodia, Laos, Myanmar, ang ipapatrabaho sa'yo is magiging forced na sex worker ka. So, magiging
prostitution, magtatrabaho ka sa KTV bar, tapos yung sweldo mo, kukunin nila. Ang pangalawa naman is magiging Bitcoin or cryptocurrency scammer ka. Ito yung nakikita natin madalas na nasa comment section na copy-paste na mag-invest ka sa Bitcoin, yung mga ganon, sila yon. Posibleng sila yon, ayun. And ang pang-third naman is ito yung gumagawa ng mga model-model, na model daw sila, tapos mag-sign up ka daw sa kanilang adult website. And yung kikitain nila doon is mapupunta sa sindikato. Ang masaklap para sa mga biktima ng human trafficking na ito is meron silang quota per day. So kapag hindi daw nila na-meet yung quota na ito, mabubugbog daw sila, tapos yung pinaka-worst is kinukuryente. And ma-feel mo talaga na wow, grabe, very disturbing yung treatment. And meron nga silang parang titirhan, pero wala silang food, hindi daw sila pinapakain. Tapos yung iba naman, kinukuha yung mga cellphone nila. Kaya ganito talaga ang mga dinadanas ng mga biktima ng mga human trafficking doon sa Cambodia, Laos, and Myanmar. One perfect example, etong comment na to. Nakita ko yan sa isa sa mga post ko, nag-comment sila na ganyan. Tapos copy-paste. So obviously, nangihikayat sila na double your money income. Tapos i-click mo daw yung link na yan. And mapupunta ka sa website o kaya kahit na anong MMM dyan. Tapos magsa-sign up ka and meron kang babayaran. So ganun yung ginagawa ng mga natatraffic na biktima. Umaasa ang pamilya Samson na sanay sa madaling panahon ay ma-repatriate or maiuwi na sa Pilipinas si Kiela Samson na nasa Myanmar ngayon doon sa Mia Wadi. So nakikipag-ugnayan na ngayon ang Department of Foreign Affairs tsaka na ng gobyerno ng Pilipinas tsaka ng Myanmar para masagip ang Pilipinong turistang ito at yung kasama niya tsaka pati na rin yung mga ibang Pilipino na andon na kasama nila doon sa police station. Sa tingin ko, maswerte si Kiela Samson tsaka yung kasama niya at iba pang mga Pinoy na nandun sa police station kasi mukhang nasagip sila ng authorities ng Myanmar from that particular syndicate kasi nga mas mahirap yung mga biktima na hindi pa nasasagip. Kaya nakita niyo naman siguro yung working conditions nila, living conditions, nasa siksika sa isang room, walang pagkain, and overwork, tapos nabubugbog pa sila. Kaya nagbigay na ng babala ang POEA na mag-ingat sa mga companies na nag-offer ng call center, technical support na trabaho doon sa bansang Myanmar, Cambodia, Laos, at pati na rin pala sa Thailand, no? Tapos nag-offer sila ng sobrang taas, mga $600-$500 to $1,200 per month. Tapos pagpunta mo pala doon, hindi bibigay yung sweldo mo, tapos nakakulong ka, and bubugbugin ka pala. So, ang isang example is itong company na yan. So, yan yung isa sa mga tinuturo na naghihikayat na magtrabaho doon sa Cambodia. So, may makikita ka dyan ng Cambodia. And kapag may nakita kang ganitong post, ayan, mag-isip-isip ka na. Tapos, ang isa pang paalala is yung mga nag-offer ng chat support agent na pupunta ka rin sa nasabing mga places na yan na dapat mag-isip-isip ka na kasi baka ito na yung mga human traffickers na naghahanap ng susunod nilang biktima. Sana nga makauwi na yung mga kababayan nating Pinoy na nabiktima ng human trafficking sa Myanmar, Cambodia, or even sa Thailand, no? Nakakaloka. And sana rin makauwi na si Kiela Samson. So, hoping for the best and always remember to be mapagmatsyag. Tapos, dapat tignan nyo kung legit nga ba yung mga job offers na ito. So, I hope na may natutunan kayo dito sa video and I hope na nakarelate din kayo. So, that's it guys. Always remember that knowledge is power and think positively. So, that's it. Thank you and have a nice day. We'll be right back.